It is Alu, and welcome back to my YouTube channel. So for today, we are talking about my wala ako sa gitna. Today, we are talking about my hormonal imbalance journey. So I was really motivated to make this video kasi may nag-ask sa Instagram na gawa daw ako ng update. And wala pa akong nagagawang video about this dito sa YouTube ko. So I thought might as well gawin ko na siya sa YouTube, diba? Sa Instagram ko lang siya shinare before. So, here I am, opening up myself to you guys about my journey para maging reference nyo rin ngayon, kung kailangan nyo malaman ngayon or kailangan nyo malaman in the future, we never know. And just a disclaimer before I start saying medical things dito sa video na to, hindi po ako professional to say those things. Hindi po ako licensed or whatever. This is just my journey, okay? So, if ever may masabi ako mali, please let me know sa comment section para malaman natin mali yung sinabi ko. Ayun, this is a free space. I want this video, yung comment section, to be a free space for all of us na ma-share yung mga experiences natin. And if ever you want to remain anonymous, gawa kayo ng isa pang Gmail account na iba yung name para private yung pag-uusapan natin kung hindi kayo comfortable. So, I'm sorry guys, ha? Alam nyo naman meron akong dogs at yung isang dog ko tulog lang dito sa table at yung isa nagliligalig, so maingay siya. Also, this video contains mga sensitive words. So, kung hindi pa kayo open sa mga vulgar words related sa reproductive area natin, menstruation and everything, please skip this video, okay? Off nyo na to, now na, okay? Okay, so hormonal imbalance, ano nga ba siya? By the name itself, from the name itself, imbalance hormones. And we have a lot of hormones in our body, so hindi lang siya limited sa reproductive system na pag-uusapan natin ngayon sa menstruation. Pwede rin siya about diabetes, mga thyroid diseases, marami pa, okay? Pero for this video, magpo-focus tayo doon sa reproductive system. So, a little backstory. Well, hindi siya a little kasi mahaba to, okay? Ito na yung history kung paano ko nalaman and stuff. So, circling back to 2020, pandemic era, nag-miss ako ng one period ko. And sa family kasi namin, meron kaming history ng endometriosis. Endometriosis is a case of PCOS din na mas malala. So, any symptom talaga. Well, generally naman, sa akin kasi, kung may maramdaman ako, may symptom ako na napansin, gusto ko magpa-check up agad. So, nag-miss ako ng one period ko, nagpa-check up ako sa OB-GYN. I don't know if this is required, pero suggest ko na lang din na gawin nyo, take pregnancy test before kayo pumunta doon. Kasi yun yung unang hahanapin sa inyo kapag nakamiss kayo ng period. If you're sexually active, kung may partner ka man or wala, in a relationship ka man or hindi, kailangan may pregnancy test ka. Kasi yun yung unang-unang tatanungin sa'yo pagdating mo sa clinic. So, nag-take ako ng pregnancy test twice and negative siya twice. So, nagpunta ako sa clinic at ayun na nga, hiningan ako ng pregnancy test. Like, doc, negative siya. What to do? And she asked me about the other things pa na napansin ko sa katawan ko. Sabi ko, doc, ang bilis kong tumaba at ang hirap niyang tanggalin sa katawan ko. So, if you can remember, nung pandemic, di ba, ang daming nabuhay ng mga bakery pastries online. At araw-araw halos may nagpapadala sa akin ng cookies. At gustong-gusto ko kasi yung sweets, okay? It's something na hindi ko maalis sa system ko. So, kada may cookies na dadating dito sa bahay, kinakain ko talaga. Sobrang nag-spike yung weight ko. Tapos, ang hirap niya nang tanggalin. So, sinabi ko na rin yun kayo, kasi dati, usually, kapag tumataba ako, exercise lang ako ng mga dalawang buwan, consistent, nawawala na agad eh. Pero, ang tagal! Nag-clowiting-clowiting pa ako ng pandemic. Hindi talaga pumapayat day. And, ayun lang naman yung napansin ko, weight gain, tsaka missed period. So, she referred me na mag-transvaginal exam ako. Okay, so, here comes the sensitive words, okay? If hindi ka ready dito, go. Skip mo na tong video na to. So, transvaginal exam involves a wand na ipapasok sa vagina mo to take pictures of your uterus inside, yung mga ovaries mo. And I don't know if that's the only test that you can take to know kung meron kang PCOS or anything about the uterus. Hindi ko alam kung ayun lang yun, okay? Pero ayun yung pinagawa sa akin. So, medyo sensitive to kung wala ka pang sexual experience. Kasi masakit siya. Nakaganyan lang ako the whole time at sobrang nakakapanghina niya pagtapos. And I know you're all cringing right now.
I'm so sorry, pero that's the reality talaga. Anyway, magte-take sila ng pictures doon. And ayun yung babalikan mo kasi kailangan pa yun i-read ng doctor. Ganyan. So, binalikan ko yung test, exam. Wala akong maintindihan kung ano nangyayari. Balik ako kay doktora sa OB ko. And then, she told me na meron akong cyst sa ovaries ko, pero super small lang, na it's something na hindi dapat kami ma-concern. Dalawa, mostly ako. Hindi siya concerning and hindi pa siya PCOS. Because PCOS is Polycystic Ovarian Syndrome. So, dinagnose niya ako as someone na may hormonal imbalance. And this is not something that you diagnose by yourself. Okay, siya yung nagsabi sa akin na, okay, may hormonal imbalance ka. Inom ka ng pills. So, going over sa pills section of this video, I am taking Diane pills. Maraming type of pills sa market natin. Yung mga friends ko rin na may PCOS, iba-iba kami ng pills na tinitake. So, it's really up to you and your OB kung ano yung bagay na pill sa'yo. Huwag kayo magsa-self-medicate, okay? Hindi kailangan ng reseta para bumili ng pills, pero huwag na huwag kayo magsa-self-medicate. Maraming side effects. Maraming side effects, okay? Maraming side effects yung hormonal pills. So, never, never take it without prescription, okay? Do not self-medicate and do not self-diagnose. So, sa mga hindi pa nakakakita, this is what it looks like. This is what I'm taking, Diane pills. At kung magtataka kayo, bakit ko iniwan to dito? Bakit dito ako nagsimula? Ganyan. Because meron siyang day sa likod. For example, ngayon, nandito na tayo sa Sunday and today is Sunday. So, hindi ako nakamiss ng kahit anong pills. Like, everyday ko siya natitake. Parang ganun. Parang reference mo lang siya para hindi ka malito. So, we have 28 pills right here representing 28 days na kailangan mo siyang inumin consistently at the same time every day. Ako, tinitake ko siya bago ako matulog kapag nagsiskincare ako para hindi ko siya malimutan. After 28 days, you're gonna throw this away. Meron kang 7-day window kung saan dapat magka-period ka na. 7-day window, hindi ka iinom ng kahit anong pills. Okay? So, for example, today, Sunday, let's say na tapos na ako mag-take ng pills. So, from Monday to next Sunday, kailangan magkaroon ako. Kapag nagkaroon ako, for example, mga Saturday na, nagkaroon ako ng Saturday, one day na lang, kinabukasan, mag-take na ako ng pills. By Sunday, iti-take ko na siya ulit. Meron o wala akong menstruation. Yun yung in-explain sa akin ng doktora. Okay, hindi ko alam kung ganun din ba ang scenario kapag ibang pills yung iti-take mo, pero ayun yung in-explain niya sa akin. And she told me na kapag sa 7 days window na yon, hindi ako nagkaroon whatsoever, PT ako, balik ako sa kanya. So, tuwing iniinom ko to, hindi naman ako nakaka-miss ng period. So, that is all sa pills section of this video, okay? So, back to my story, nung September 2020, she told me to take the pills for 3 months. So, I took it, technically, by December 2020, tapos na ako dun sa pills. And hindi ako nakabalik sa OB kasi ayun yung time nung pandemic na pa iba-iba sila ng restrictions, ECQ, MECQ, mga ganyan-ganyan. So, I didn't know what to do. Nalimutan ko na siya. Going to June 2021, ang lala ng acne ko. Ang lala ng acne ko. Tapos lalo pa akong tumaba. Okay? And by this time, wala na akong kahit anong reason na masasabi. Yung pagkain ko, okay naman, consistent. Hindi naman na ako nag-cookies. Bigla lang tumaas ulit yung weight ko. Tapos, nagka-pimple ako ng hormonal talaga. And by that time, yung acne ko, akala ko sa skincare lang siya. Kasi kapag gumagamit ako ng bagong skincare, like marami akong na-recommend sa inyo last year na mga anti-acne products. Kasi nga marami akong acne noon. So, I thought, okay, this is the time na mag-test tayo ng mga anti-acne products. At yung mga products na ni-recommend ko sa inyo, in fairness naman, nag-work naman talaga sila sa akin. It's just that, na titreat nila yung existing pimple, pero hindi talaga nagsastop yung pag-emerge ng pimple. At masasabi mo kasing iba, kasi masakit siya. Yung hormonal acne kasi, from the ilalim talaga ng skin, from ilalim talaga siya na mapula,
na masakit, na para siyang pantal, na shiny pa siya minsan. Ganun yung hormonal acne. At ayun yung nangyari sa akin. Kahit anong gawin ko, dire-diretso yung paglabas ng acne ko. And by that time, nawawalan na ako ng projects dahil nga sa acne ko. To the point na dapat mag... Ito ang sama talaga ng loob ko dito. Ito yung last straw ko before ako nagpa-check up ulit. Dapat kasama ako sa isang music video. Alam niyo yung mga bida sa music video ng mga tumatakbo-takbo, ganyan, mga fairy tale eme. Pasado ako sa audition, pero hindi nalang ako tinanggap. Kasi yung filming ng video, 3 days na lang, tapos yung acne ko, ang lala. And hindi siya matatakpan ng makeup. Kahit takpan mo siya ng makeup, naka-elevate siya. Kita talaga yung bump. So, buti na lang, babae yung director, naiintindihan niya. Sabi ko, hindi ko to matatanggal in 3 days. Kasi hormonal siya. So, ayun, di ko nakuha yung part. And that was the time na sabi ko, okay, papacheck up na ako ulit. So, around August 2021, nagpacheck up ulit ako sa OB. Sabi ko, hello, doktora, here I am again. Hindi ako nakapagpacheck up last time. At ang dabi ko ng pimples ngayon. So, this time, hindi niya na ako pinagpa transvaginal exam kasi meron naman na akong history and wala naman akong missed periods. Consistent naman yung period ko. Sabi niya lang sa akin na mag-take ulit ako ng pills. And if yung concern ko ay yung acne ko, hindi siya madaling mawawala. Sabi niya, it will take time siguro mga after 5 to 6 months pa bago ko makita yung pag-lessen ng acne ko. So ayun, basically, uminom ulit ako ng Diane pills. Pero, because of my acne nga, yung problema ko, nagpa-derma ako, pumunta ka ng IV. And that's a whole different story about my acne, okay? Hindi na siya related dito. Gusto ko lang mapadali, mapabilis yung pag-heal ng pimples ko, kaya ako nagpa-derma. So anyway, if you want another story time about that, let me know. So nag-stop ako magpa-derma and magpa-facial ng January 2022 because it's so expensive. And August na ngayon, so far, wala pa akong hormonal acne ulit. Meron akong mga konti-konting pimple, pero alam mo yon yung parang about na yun sa face mask, about na yun sa hindi ako nag-skincare for 2 days, sa alikabok, sa paligid, mga ganon. So, ngayon, hindi pa ako nakakapag-check up ulit, which reminds me na kailangan ko nang magpa-check up ulit. So, that is everything that happened to me dito sa hormonal imbalance story ko. Yung mga symptoms ko lang ay weight gain na malala, acne, missed period, pero one time lang yon nung September 2020 lang yon. Mood swings, hindi naman super lala. Breast tenderness every time na malapit na ako magkaroon, pero hindi rin naman siya super aray ko. Wala naman akong thinning of hair. Wala naman ding excessive hair growth sa katawan ko. So, we have a few questions sa Instagram kasi nag-ask ako sa IG stories ko if you have any questions for me about this. And don't worry, anonymous kayo. Hindi ko ipapakita dito sa video na to yung username nyo. And yung ibang mga question dito, nasagot ko na, na-explain ko na. So, we're gonna leave the other questions. What triggers your hormonal imbalance, Miss Lou? It's not something na natitrigger lang basta-basta. Kasi andyan na siya talaga. Like, imbalance na talaga siya. Wala na akong magagawa doon. Okay? Kailangan na lang natin siyang i-regulate. Yun yung sabi sa akin ng OB ko. Hindi siya mawawala, kailangan lang siyang i-regulate. Hi, Ate Lou, ano po kaya dahilan ng pabalik-balik na pagkakaroon ng pimples? Pa-check up na po ba? Thanks. Yung about sa pimples kasi, dalawa siya. Pwede siyang about sa skin mo lang or pwede rin siyang hormonal. So, it's two different things. So, kung sa tingin mo, related siya sa hormones mo at saka sa reproductive system mo. Like, hormonal acne siya. Pa-check ka sa OB. Pero if you think na sa skin lang siya talaga, sa derma. Ilang cycle po kayo na delay bago kayo magpunta sa OB? Isa lang, yung September 2020 lang. Do you have irregular menstruation? Hindi ko siya masabing irregular kasi once lang naman siya. And ever since nag-take ako ng pills, kahit yung time na nag-stop ako mag-take ng pills, dire-diretso pa rin yung menstruation ko. Nag-follow up, check up ka ba after you knew na meron kang hormonal imbalance? Ito, medyo naguguluhan ako sa question niya kasi hindi ko alam na meron akong hormonal imbalance kung hindi ako nagpa-check up. So, kailangan talagang magpa-check up muna para malaman mo kung meron kang ganun. So, is that the reason kaya ka tumaba? Please don't get mad. I'm experiencing that too kasi, yes. Although yung reason kasi ng pagtaba ko before nung 2020,
dahil talaga sa sugar intake ko. Pero since naput ko yung weight sa katawan ko, my problem is letting go, getting rid of the weight na napunta sa katawan ko. At ayun kasi yung weird thing, ang bilis kong tumawa, pero ang tagal niyang mawala. Ganon. If you have PCOS and perform sex unprotected, will you get pregnant? I don't know how to answer this directly, pero alam ko kasi with PCOS, that doesn't mean naman na hindi ka na mabubuntis. Okay? Nalelesen niya lang, side effect niya lang yung malelesen yung chances mo to get pregnant, pero may chance pa rin na maging pregnant ka. I know people. I have like super duper close people sa akin na may PCOS and endometriosis na nabuntis pa rin. So if ever you're gonna perform like sexual activities, just make sure that you're protected, like condoms, or kung meron kang pills, ang sabi sa akin ng OB kasi, it's a birth control na din, yung pills. Like, side effect niya, yung birth control. Pero never, never take pills. Like, narinig ko na kasi to before, na nagpipills sila just for the birth control. No, it doesn't work that way. Okay? Kung gusto nyo ng birth control, maraming birth control alternatives. Yung pills for hormones, siya talaga. Okay? Yun, just to be clear. Kasi kindir din sa akin yun ng doktora ko. Ano pong diet nyo? Wala akong diet. Talaga? Wala akong diet. I just eat whatever I want because life is short. Lalo na ngayong pandemic. Diyos ko, may COVID tayo, may monkeypox tayo. Might as well enjoy everything that we want to eat, diba? Pero in moderation, ako kapag alam ko na marami na akong nakain for the day at marami na akong calories na na-intake, tapos hindi pa ako nag-exercise ngayon, so hindi ko natatanggal yung calories na yun, nililimit ko talaga yung sarili ko. Pero wala akong specific diet. So, is it like PCOS, yung hormonal imbalance daw? Yes. Pero you can't differentiate kasi yung hormonal imbalance with PCOS because they go together. If you're gonna search sa Google what PCOS is, it's a polycystic ovarian syndrome na hormonal imbalance sa ovaries. So, if may PCOS ka, may hormonal imbalance ka. Pero if you have hormonal imbalance, that doesn't mean na may PCOS ka. Kasi that's what happened to me. Meron akong hormonal imbalance, pero hindi siya PCOS. Kasi hindi siya polycystic yung ovaries ko. Yung iba nang sagot ko na, so skip ko na lang yun. May times po ba na pag nagkaka-period kayo, sobrang konti lang ng flow, then 3 days lang? Sa akin, oo. Simula nung nag-pills ako, nababawasan na yung flow. Medium flow ako ng first day, second day heavy, third day medium, and fourth light na lang. So parang nasa 4 days na lang yung period ko ngayon. So, how to handle mood swings? Ito, hindi ko siya masyadong masagot kasi hindi naman malala yung mood swings ko. Like, siguro may mood swings lang ako twice a month. Pag magkakaroon na ako, pag sobrang irritable ako sa lahat ng bagay. Pero kasi ako, kapag nagalit ako, dinidistance ko rin talaga yung sarili ko sa ibang tao. Like, it's just my nature. Nakapag-galit ako, huwag mo muna akong kausapin. May tanong din dito actually kung kung ano daw bang effect niya sa partner. Ayan, eto. What is your coping mechanism kapag moody talaga to the point na nakaka-apekto na sa partner mo? So, ayun kasing ginagawa ko talaga. Pag galit ako or naiinis ako, dinidistance ko yung sarili ko. Sinasabi ko lang sa kanya na okay, naiinis ako, wag mo muna akong kausapin, ganyan. Nag-heal naman yung acne ko, pero pag malapit na period ko, tinutubuan ulit ako. I guess that's normal. Hindi ko alam ah. Sabi mo kasi every time lang na magkaka-period ka, and ganun din naman ako, nagkaka-pimple din naman ako pag magkaka-period ako. Pero kung marami yung tumutubong acne sa'yo, bago ka magkaroon, maybe, pa-check up mo na rin. Just to be safe, okay? One thing that I wanna leave with you guys from this video is don't be afraid to get yourself checked. Okay? Nung una rin, natatakot ako kasi it's like very personal sa buhay mo na isi-share mo sa stranger. Pero doktor sila, okay? May sinumpaan silang salaysay. Meron silang oath na hindi ko na alam yung mga words na sabihin ko. Pero nangako sila, okay, na hindi nila i-share yung mga information about their patient. So, you are safe. And actually, sobrang light sa pakiramdam nung nagpa-check up ako kasi nasagot yung mga tanong ko. Alam mo yon? I really hope that you guys find an OB. I hope na ganito sila lahat.
Kasi dalawang OB pa lang yung napuntahan ko. Pero sobrang open nila. And wala, ang bait-bait nila. Ang sarap mag-share. Kasi kahit naman meron kang best friend, kahit andyan yung mom mo, kahit andyan yung partner mo, let's say, hindi naman lahat nasasabi mo sa kanila, di ba? So, ayun, parang safe space kasi yun to open up about the things that you're dealing with, about the reproductive system. Yung boyfriend ko nagtanong, sabi niya, what feeling or scenes do you hate most having this, yung hormonal imbalance? What do you think I can do best for you about it? So, this question, sobrang na-touch naman ako, no? This goes to all the partners, all the people na merong partner na may hormonal imbalance or PCOS, please have more patience and be understanding about it. Kasi may mga times talaga na hindi talaga namin makokontrol. For example, yung mood swings ko. Hindi naman ako malala mag-mood swings, as I've said. Pero looking back sa mga mood swings episode ko, may mga times na sobrang lala niya talaga. Na sobrang liit lang na bagay, in-overthink ko na. And ako kasi, overthinker talaga ako. I don't know if it's because of my hormonal imbalance, naka-affect siya mentally, pero overthinker talaga ako. So, my boyfriend has been very patient and very understanding with me. And ayun, just be supportive. And please, 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 don't say na sinisisi lang namin yung menstruation namin, kaya kami nagsusungit. Okay? I know, nung mga teenage years ko, may mga times na dinadahilan ko lang na naiinis ako. Tigilan mo ako, meron kasi ako. Mga ganong moments nung teenager ako. Pero ngayon, sasabihin ko yun sa'yo ng with my whole heart. Okay? Naiinis talaga ako, lubayan mo ako, magkakaroon na ako. Seryoso ako. Kasi nasabihan ako ng ganun before. Hindi si Seth ha, kasi he never told me mga ganong things. Pero before, nasabihan ako ng ganun na, porket magkakaroon ka, uma-attitude ka na, mga ganun-ganun. Hindi, kasi hindi namin makontrol yon. And hindi lahat katulad ko na tahimik lang kapag galit. Okay? And ayun, just be patient with us. And be more understanding. Ayun lang, kasi may mga things talaga na hindi namin nakokontrol. Ayun, at hindi rin naman namin ginusto to in the first place. Okay? Okay, ayun. Next. Do you also have trouble sleeping? If yes, nag-take ka ba ng melatonin before? Wala naman. Wala naman. Pero yung kapatid ko, nag-take siya ng melatonin before and nakaka-help talaga siya sa tulog niya ni Soy Soy. Paano niyo po na-overcome yung hormonal imbalance? I think for me, ha, it's not something that you overcome. It's something that you accept and live with. Yung ibang mga tanong dito about na sa mga pimples and skincare, so hindi ko na muna sasagutin yun. What do you do to lessen your cravings? Kasi di ba po, not advisable to gain weight. Yes, ayun nga, hindi ko pala nabanggit kanina. Since diagnosed na ako with hormonal imbalance, nabanggit din sa akin na bawasan ko talaga yung carbs and sweets ko. So, to manage my cravings, meron akong iniinom ngayon na nakakatulong din. Kasi may constipation ako, guys. May constipation ako. Hindi ko alam kung related ba to sa hormonal imbalance ko, pero constipated talaga. So, anyway, I have this something, yung Nesty Cleanse. Meron siyang fiber, so nakakatulong siya with the bowel movement. And ayun, matamis din siya at the same time. Iniinom ko kasi yan before ako matulog. So, if ever, any time of the day, nag-crave ako sa something sweet, yun na lang iniinom ko. Yun. Pero nag-chocolate pa rin ako minsan after ko mag-dinner or kumain. Pero like, sobrang konti na lang. So, ayun nga, kasi it's not advisable na talaga to gain more weight kung diagnosed ka na. Kasi mahirap nga magtanggal. And there are scenarios na kapag hindi mo na-control yung cravings mo, mas lalala pa kung ano yung meron ka ngayon. Do you have any regret being human tester for us? No! Hindi ako human tester. I'm a human na nagkaroon ng hormonal imbalance. So, hindi siya human tester, okay? I'm just sharing kung ano yung experience ko. So, don't ask me that kind of questions kasi I'm very, very grateful for this opportunity din na ma-share ko yung mga ganitong things with you. Kasi gusto ko rin maging part ng spreading of information about this. Kasi nga, tabu pa rin siya sa atin. Ang haba na ng video ko, I'm so sorry. Pero ayun, I hope you're still with me. Although our society kasi ngayon
it's very accepting na pagdating sa mga ganito. Like, we know na about these things, pero kulang pa rin yung info about it unless mag-google ka talaga. Tsaka magpapa-check up ka. So, ayun, I guess that is it for this video. I'm so sorry, sobrang dami ng nasabi, sobrang haba ng video na to, but that is it for this video. Kung marami kayong tanong na hindi ko nasagot dito sa video na to, baka gumawa tayo ng part 2. So, ayun, that is it. Thank you so much for watching. Saka na lang muna ko. And I will see you on my next one. Bye!